cute. This is Raymarie Vlog. At for today's video ay samahan nyo akong ayan mag-ready ng ating malunggay leaves guys. Dahil guys, gagamitin natin yan sa ating tenolang isda guys. Ayan, ganyan ako mag-prepare sa aking malunggay guys. Ayan, depende na sa inyo kung ano yung style na gagawin nyo guys. Basta sa akin guys, ganitong style ang ginagawa ko guys. Kasi wala naman akong ginagawa guys. Ayan, iniisa-isa ko siya guys. Ayan o. Actually guys, mga 4 or 5 sanga lang yung kinuha kong malunggay guys. Kasi 3 lang kasi kami guys, kakain ng aming tinola guys. Kaya kunti lang yung kinuha kong sanga ng malunggay guys. So ayun na nga guys. Alam nyo ba guys, base sa aking panaliliksik guys, ang malunggay guys ay tinuturing na superfood guys. Bakit nga ba superfoods ang malunggay guys? Dahil nga marami itong benepisyo sa ating katawan guys. At base sa aking na-experience guys, ayan lalo na sa akin na meron akong kapatid guys na may anak na guys. Sa kanyang panganganak guys ay ayan nagluluto siya ng tinolang kahit anong tinola guys, isda, manok na nilalagyan niya ng dahon ng malunggay. Dahil nga ang dahon ng malunggay guys ay nagpaparami ng gatas para maraming mainom ang mga baby guys. Ang dahon ng malunggay guys ay mainam ring panggamot ng mga sugat guys. Dahil napipigilan niya ito na hindi mamaga ang iyong sugat. Diktikin nyo lang ang dahon ng malunggay guys at ang katas nito ay ilagay sa ang party ng iyong katawan ang merong sugat guys. At syempre guys, ang dahon ng malunggay guys ay hindi lang sa atin merong benepisyo guys, kundi nakakatulong din ito sa ating mga alaga na lalo sa akin guys na meron akong alagang pusa at aso na meron silang mga sugat sa kanilang balahibo o katawan ay nakakatulong to guys at nakatulong din ito sa mga nadamis nilang mga balahibo guys. Yan, same lang process guys, ditikin ang dahon ng malunggay guys at ilagay sa mga party ng kanilang katawan kung saan merong sugat o mga damage na magbuhok guys. At mabilis lang itong mapagaling at mabilis din itong tutubo yung mga balahibo nila guys. Ayan, napatunayan ko na yan guys. Yan yung ginagamit ko guys sa aking mga alagang aso at pusa guys. So guys, yun lang yung nalalaman kong benepisyo about sa dahon ng malunggay guys. So, kayo guys, ano ba yung nalalaman pa ninyong mga benepisyo sa dahon ng malunggay guys? Marami pa kasing hindi ko pa nalalaman guys. Baka meron kayong nalalaman guys. Ayan, mag-comment nga kayo guys para malaman ko at malaman ng ating mga viewers guys. At para din makakatulong guys. At syempre guys, matry din nila guys ang mga isishare niyo dito sa video guys. Para din makatulong sa kanila guys. Magkaroon din ng bagong kaalaman guys kung ano pa yung mga benepisyo ng dahon ng malunggay guys. So guys, ayan, iniisa-isa ko na lang guys. Ayan, in-expection ko kung meron pang kailangan kunin guys. So ayun na guys, tapos na akong mag-prepare ng ating malunggay guys. Ayan, maliit lang guys yung kinuha kong dahon ng malunggay guys. Ayan, thank you for watching my videos. Hope na meron kayong natutunan sa akin.